Hello guys, welcome po sa aking YouTube channel. Sa video pong ito ay tuturo ko po sa inyo ang Korean alphabet na o tinatawag nila na Hangul. Disclaimer lang po guys, hindi pa po ako masyado marunong sa Koreanong lingwahe. Kunti lang pa po kasi ang natutunan ko sa Koreano, siguro mga 50% pa po. Pero may kunting Korean expression naman po akong nalalaman at higit sa lahat, marunong naman po akong sumulat at bumasa ng Koreanong lingwahe. Ito po ay natutunan ko sa pamamagitan ng self-study at sa pamamagitan na rin ng pagsali ko sa YouTube class, online class sa YouTube, at sa panonood na rin sa Koreanong lingwahe tutorial dito sa YouTube. Kaya kung gusto niyo pong marunong mag-Koreano upang makapasa kayo sa epistopic exam at upang makapagtrabaho na kayo sa Korea, ito po ang pinakaunang hakbang, ang pag-aralan ng Korean alphabet o Hangul. Kaya panoorin ito guys. Ito guys, ipapakita ko po sa inyo ng isa-isa ang Korean alphabet. At ipakita ko na rin halimbawa kung paano ito ginagamit sa Korean word o salita. Actually guys, kaya sa atin meron silang vowels o muom o konsonant o saom, pero ang kaibahan lang guys is nahati sila ng dalawa, may vowels 1, vowels 2 at consonants 1 at consonants 2. Kaya tara guys, pag-aralan na natin ang vowels 1. Ito guys, unahan natin itong vowels 1 o muom 2. Ito guys, ang pagka-pronounce po niyan guys ay ah, tapos gamitin natin sa Korean word guys. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, it means hello. Tapos ito guys, Yamada. Pangalan po yan ng taong Koreano guys, Korean people, Yamada. Tapos ito guys, Oh. Tapos gamitin natin siya sa Korean word guys, Odi. It means her, where, or kung saan. Saan po yung ibig sabihin niyan guys. Tapos ito guys, Yo. Tapos gamitin natin sa Korean word guys, Yuja. It means girl. Tapos ito guys, Oh. Tapos gamitin natin siya sa Korean word guys, Uda. It means to come. Ito guys, Yo. Tapos gamitin natin sa Korean word guys, Hagyu. It means school. Tapos ito guys, Oh. Tapos gamitin natin sa Korean word guys, Jikom. It means now. Ito guys, E. Tapos gamitin natin siya sa Korean word guys, Kemi. It means ants. Ants po yung ibig sabihin ng Kemi guys. Tapos proceed naman tayo sa vowels to guys, o sa umto. Ito guys, ang pagka-pronounce po niyan guys ay O, ibig sabihin na gamitin natin siya sa Korean word guys, Kemi. It means ants o ano yan, ano ang Tagalog ng ants? Langgam pala guys, langgam. Tapos ito, Ye. Tapos gamitin natin sa Korean word guys, Yegi. Story pong ibig sabihin ng Yegi guys. Tapos ito guys, Eh. Tapos gamitin natin sa Korean word guys, Kagi. It means store. Ito guys,
Ye. Ye. Gamitin natin sa Korean word, guys. Sige. Sige. It means clock. So, guys. Wa. Wa. Gamitin natin sa Korean word, guys. Kyugwaso. Kyugwaso. Ibig sabihin yan, guys, ay textbook. Ito, guys. We. We. Gamitin natin siya sa Korean word, guys. Duiji. Duiji. Ibig sabihin ay pig o baboy. Ito, guys. We. We. Tapos gamitin natin siya sa Korean word, guys. Hui. Huisa. Huisa. Ibig sabihin, tinang huisa, guys, ay company. Tapos ito, guys. Wo. Wo. Tapos gamitin natin siya sa Korean word, guys. Tuwayo. 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 Ibig sabihin po niyan, guys, ay hot weather. Hot weather po ang ibig sabihin ng tuwayo, guys. Ito, guys. We. We. Tapos gamitin natin siya sa Korean word, guys. Wito. Wito. Ibig sabihin na, guys, ay waiter. Tapos ito, guys. We. We. Gamitin natin siya sa Korean word, guys. Kawi. Kawi. Ibig sabihin po na, guys, ay scissors. Ito, guys. Oy. Oy. Tapos gamitin natin siya sa Korean word, guys. Isa. Isa. Doktor po ang ibig sabihin ng isa, guys. So yun po yung lahat ang vowels 1 at vowels 2, guys. So ngayon, guys, proceed naman tayo sa consonants 1 o sa um 1. Ito, guys. Ang pag-pronounce po niya, guys, ay K or G. Depende po yan sa pagkagamit ng Korean word, guys. Kadalasan ito, guys, K ang pronounce niya, guys, kapag sa umpisa ito nakalagay sa Korean word, guys. Tapos G naman kapag last, sa panghuli ito siya nakalagay ng Korean word, guys. Halimbawa ito, guys. Tada. Tada. Ibig sabihin niya, guys, ay to go. Tapos ito, guys. Kagi. Kagi. Ibig sabihin niya, guys, ay baby. Tapos ito, guys. N. N. Tapos gamitin natin siya sa Korean word, guys. Namo. Namo. Ibig sabihin po ng namo, guys, ay tree o kahoy. Tapos ito, guys. T or D po yung pagka-pronounce niya, guys. Depende po sa paggamit ng Korean word, guys. Halimbawa ito, guys. Toyo. Toyo. Ibig sabihin po ng guys, ibig sabihin po ng toyo, guys, ay soy sauce. Soy sauce. Tapos ito, guys. Kudo. Kudo. Ibig sabihin po ng kudo, guys, ay shoes. Ito, guys. R or L po yung pagka-pronounce niya, guys. Depende po sa paggamit ng sentence niya, guys, sa Korean word, guys. Halimbawa ito, guys. Radio. Radio. Radio po yung ibig sabihin niya, guys. Tapos, nala. Nala. Ibig sabihin po niya, guys, ay country o bansa. Tapos ito, guys. M. Tapos gamitin natin siya sa Korean word, guys. Namo. Namo. Ibig sabihin po niyan, guys, ay trees. Tapos ito, guys. P or B po yung pagka-pronounce niya, guys. Depende po sa paggagamit ng Korean word yan, guys. Halimbawa ito, guys. Pada. Pada. Ibig sabihin ng pada, guys, ay sea. Udagat. Ito, nabi. Nabi. Ibig sabihin pa ng nabi, guys, ay butterfly. Butterfly po ang ibig sabihin ng nabi. Ito, guys. Ito.
G or T po yung pagka-pronounce niya, guys. Depende po sa paggamit ng sentence, guys. Halimbawa, ito dyan, guys. G. G, ang ibig po na ng G, guys, ay my. Oh. My name or G. Ramon. Ibig po ng G. Ramon, guys, ay my name. My. My po ang ibig sabihin ng G. Tapos, not. Not. Tapos, ang ibig sabihin po ng not, guys, ay daytime. Tapos, ito, guys. Ang pagka-pronounce po niya, guys, ay CH or T po yung pronunciation na, guys. Depende po sa paggamit ng sentence. Ito, guys. Kitsa. Kitsa. Ibig sabihin ng kitsa, kitsa, guys, ay train. Train. Ito, guys, cot. Cot. Ibig sabihin po ng cot, guys, ay flower. Flower. Ito, guys, K po yung pagka-pronounce na, guys. K. So, gamitin natin siya sa Korean word, guys. Coca. Coca. Ibig sabihin niya ng coca, guys, ay cookies. Ito, guys. T po yung pagka-pronounce niya, guys. Depende po yan sa paggamit ng... Ay, isa lang pala ito ng ano, guys. Pronunciation, guys. T lang pala. Buto. Gamitin natin siya sa Korean word, guys. Buto. Buto. Ibig sabihin, butter. Ito, guys. P. P. Podo o grapes. Ito, guys. H. H. Tapos, gamitin natin siya sa huso. Huso. Ulik. Ito, guys. Kapag nakalagay ito, guys, sa pinaka-umpisa, guys, ay silent po ito siya, guys. Wala po ito siyang value, guys. Tapos, kapag nakalagay naman ito siya sa huli, guys, ang pronunciation po niya, guys, ay ing po. Halimbawa, ito, guys. Ito. Anyong. Diba ito, guys, nakalagay siya sa huli, anyong. So, ing po yung pronunciation niya, guys. Tapos, ito. Sa kasi sa simula naman siya naka sa simula naman siya ng word siya nakalagay, guys, ay wala po siyang sound, guys. Kaya ang pagbasa po niya, guys, ay Anyong Hasiyo. O ibig sabihin ng Anyong Hasiyo, guys, ay hello. Ito, guys, ito pa yung isang halimbawa ng ito, guys. Kong chick. Ibig sabihin ng kong chick, guys, ay notebook. So, proceed naman tayo sa consonant to, guys. O sound to. O double consonant, guys. Ito, guys. Key po yung pagka-pronounce niya, guys. Kok. Toka. Toki. Toki o rabbit. Ito, guys. T. Gamitin natin siya ng Korean sentence, guys. Korean word. Moriti. Moriti. Hidman po yung ibig sabihin ng Moriti, guys. P. P. Tapos gamitin natin siya sa Korean word, guys. Apa. Apa. Ibig sabihin po ng apa, guys, ay dad. Ito, guys, S. S. Sada. Sada. Ibig sabihin ng, guys, ay cheap. Ito, guys. CH po yung pagka-pronounce niya, guys. Tapos gamitin natin siya Korean word, guys. Sogi. Chogida. Chogida. Ibig sabihin po ng chogida, guys, ay clip.